Welcome back guys to my channel. Ang mga unang ingredients guys ay potato, carrots, chop-chop ko na siya guys, onions, all-purpose flour, chicken broth, tsaka ito guys, kosher salt, sea salt, pepper, garlic powder, onion powder. Okay, ito yung mga sukat niya guys. Mga sukat niya bawat isa, 3 tablespoon of all-purpose flour, garlic powder 1 tablespoon, onion powder 1 tablespoon, 1 teaspoon guys na black pepper, sea salt, kosher salt, tego 1 teaspoon lang siya guys. Tapos halo-haloin lang natin siya guys. I-tap natin guys ng ano, paper towel para maalis yung mga excess water. Ito guys, inano ko to eh, dinipros ko sa microwave kasi para mabilis. Galing kasi to sa freezer guys. Kaya ganyan ang kulay niya. Okay. Season na natin guys. Yung ganinang acting minix ng mga ingredients. Irarab lang natin back to back pati sa gilid pati yung mga ganyan guys, yung mga may hati-hati sa gitna, lagyan din natin yan para lalo talagang mag-absorb ang mga ingredients niya. Okay, basta irarab lang natin to guys hanggang sa ma-complete niyang mapuno yung ano niya, yung meat niya. Iubos na natin to guys. I-fry muna natin guys ang meat. Naglagay ako ng 1/4 cup of oil, cooking oil, sa ating pan. Tingnan nyo guys yung kanyang color, brown na, maganda ang kulay guys niya. Sa kabila naman guys, i-fry natin. After this guys, alisin muna natin yan sa pan, i-set aside muna natin siya. Start naman tayo guys mag-saute ng mga garlic at saka onion. Yung dating pan pa rin guys ang ginagamit ko. Hindi ko na sinahinugasan. Tinanggalan ko lang guys ng konting oil kasi sobrang dami. Ilagay ko guys yung mga excess kanina na pinag-season natin kanina sa meat. Yung mga natira na may all-purpose flour.
Okay, ilagay ko na guys itong 200 ml na chicken stock. Antayin lang natin guys ito kumulo. Ito guys yung all-purpose flour, ganina. Lagay na natin. 3 tablespoons guys yan. Tinunaw natin ganina bago natin inilagay. Ito na guys ang ating gravy. Yan na yung hinahanap natin na consistency niya, na medyo malapot na siya ng kaunti. Tapos iset aside muna natin siya guys. Ilipat ko guys sa malaking baking pan natin kasi may ilalagay pa tayong mga carrots at saka potatoes. Sa gilid guys ilalagay natin. Lagay ko guys sa gilid. Ipaikot lang natin guys paglagay. Tapos ito rin guys, yung carrots ilalagay ko din. Wala guys akong celery, dapat may celery yan guys. Naubusan ako eh. Yung trunk na celery. Dapat din mayroon din yan. Pwede rin naman guys wala eh. Tapos guys, ito ibubuhos ko na ang ating gravy. Ayan. Sama natin lahat. Pantay lang natin guys. Malagyan lahat ng makukover lahat ng meat niya. Tapos guys, i-cover ko ng aluminum foil. Set ko guys ng 400 Fahrenheit for 2.5 hours. Okay, nag-blink na siya. Ilagay na natin guys sa loob ng oven. Nasa gitna lang natin guys ilagay. Okay, takpan ko na guys. Okay guys, nasa 2.5 hours na siya. Tignan na natin. Oh guys, look at that. Sarap, tingnan. Oh, very tender guys, inano ko ng tinidor. Sobrang lambot niya guys. Tapos guys, binalik ko muna ng mga 10 minutes lang siya guys. Para mainit. Sayang kasi yung init ng oven. Takpan ko muna ulit siya. Tapos maya maya guys, kukunin na natin ulit. Ito na guys, nilabas ko na ulit. Tingnan mo guys, ang kulay. Napakaganda niya. Napakasarap guys. I-try nyo guys to sa inyo. Family. Nako, tiyak magugustuhan ng mga kids. Okay? Tingnan nga ulit natin guys. Anuhin natin ang tinidor. Kung gaano talaga siya kalambot. Tingnan mo na guys. Oh, sobrang lambot. Kahit walang iping guys dito. Makakakain. Sa sobrang lambot. Sarap guys.